Good morning mga kurangon! Nandito na naman tayo sa panibong natin. So bago na po natin simulan ang ating gagawin ngayong umagang ito ay hayaan nyo muna. Pakilala ko ang aking sarili. Ako po ang inyong lingkod, EJ1NA, AGA, Gerard A, ang inyong kabakal, kasundutor, at ang inyong kamentor. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang welder na nakabase dito sa Pilipinas. Sa tayo po ay nagtuturo ng shielded metal arc welding in C1 and in C2 dito po sa TESDA. Yan. Bago pa lamang po kayo sa YouTube channel natin ito, yan, pakiusap lamang po, papansin nyo naman na tayo po ay 93% pa po viewers ay hindi pa po nakasubscribe. Yan, so 6% lamang po yung nakasubscribe sa atin. Yan, so wala naman po mo, wala kong pakipindot din po ng bell button at saka ng subscribe button para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload kong video sa YouTube channel natin ito. Yan. Shout out muna tayo mga kauragon. So shout out kay Chris Full Wilder Blog and Baby Ellis Bonds. So yan mga kauragon, ang pag-uusapan naman natin ngayong araw na ito ay kung paano gawin yung pellet weld. Okay, so bago tayo mag-perform ng demonstration, so ipapakita ko muna sa inyo kung paano nga ba gagawin yung pellet weld. So pag sinabing pellet weld, ito po ay naka T-joint. So yan, nakagawa na po tayo ng T-joint. Ito po yan. Yan. So T-joint. So ang unang position po na gagawin po natin ay flat position. So, papakita ko po dito sa board kung paano gagawin ito. So, kung meron po tayong T joint. Yan. Ito. Kita niyo ba? So, ito na yung ginawa natin. Nagkaroon tayo ng tacking dito. Nagkaroon tayo ng tacking dito. At dito sa kabila and doon sa kabila. Yan. So, paano natin gagawin yung ating flat position? Ano po? So, ang flat position, kung nakaganyan yung bakal natin at tinaking natin siya, yan. So, unang gagawin natin is maghihina kung mag-welding tayo dito sa kabila. Ano po? Dito tayo sa kabila. So, ano ang position? So, flat position po ang pinag-uusapan natin. So, ang pellet, ano po, pag sinabing pellet welding, so yan po ay, representation yan is 1F, 2F, 3F, and 4F. So, ibig sabihin daw po, yung F is pellet, yung 1, 2, 3, 4 is deposition. Ano po? Pag sinabing 1 is flat position. Pag sinabing 2 is horizontal position. Pag sinabing 3 is vertical position. Then, pag sinabing 4 is overhead position. So, naka-base po tayo ngayon at naka-concentrate is dito sa flat position or 1F. So, paano ginagawa yung 1F? Kung ito po yung ating base, tapos ito po yung ating T-joint, yan, nakaganyan po yan. So, ibig sabihin po, ito po yung hihinangin natin. Ano po? Yan. So, kanina, nandito yung tacking natin. Then, yung isa naman is nandito yung nandito yung tacking natin, din nandito yung tacking natin. So, huwag muna tayo maghihinan doon kung saan na nandoon yung tacking natin. Ano po? So, doon muna tayo sa malinis or walang tacking. So, ang purpose po niya, para hindi po siya gumalaw at hindi siya mag-distort or hindi siya kumabi. Ano po? Kasi magko-contract siya. Kasi, walang reinforcement kung sakaling dito ka sa tacking mo gumawa ng hinang. So, dapat doon muna tayo sa walang hinang para meron tayong pwersa dito na mag-hold doon sa material natin. Alright? Then, so paano po pag ginagawa? Yan. So, ito po ay naka 90 degrees. Yan. So, ito po ay naka 90 degrees. Di ba? 90 degrees yan. So, ibig sabihin, yung gitna nito is 45 degrees. Yan. So, bakit nilagyan po natin ng degrees? Kasi mamaya po is gagawin at kakailangan natin yung degrees at kailangan natin malaman yung degrees kasi kailangan po yun doon sa setting ng ating angle. Ano po? Yun. So, balik tayo dito. Yan. So, ang unang gagawin po natin ay yung tinatawag na foot pass. Ha?
Yan, root pass. Pag sinabi root pass, yan po yung nasa ilalim. Yan. So, sa root pass po ang gagamitin natin ay 6011. E6011 rad. Yan. So, una po, yan po yung gagamitin natin dyan. Yan. So, ang lalabas po yan, ganyan. Ano? So, first pass, ang tawag po natin doon is root pass. So, yan ang gagamitin natin at gagawin. E6011 ang rad natin. Then, ang susunod po ay pwede pong gamitin na o gamitan natin na another E6011 para sa hot pass o pwede naman is E6013. So, depende po yan sa design ng WPS natin. Yan. Then, pagkatapos po yan, ano po yung use ng hot pass natin? So, yung use ng hot pass natin is to clean the root pass and of course is to reinforce, di ba? Yan. So, sunod naman po ang gagawin natin is fill pass. Yan. Nakagawa na tayo ng hot pass. Then, ang gagawin po naman natin na sunod is fill pass. Ano po? So, fill pass. Yan. Fill pass, pangatlo. Then, ang pinakalast po. So, by the way, ang fill pass, ang gamit niyan is to fill up the gap. So, that's why, yan, ang tawag natin is fill pass para fill upan yung mga kulangan. At, reminder lang po, hindi ibig sabihin na kailangan natin sundin yung apat na proseso o apat na passes. So, may sinusunod po tayong standard. Ano po? So, dapat masunod natin yung tinatawag na size. Ano? Size of weld. Yan. Yung may size of weld po. So, dapat alam natin yon. So, ilan ba yung ano natin? Ilan ba yung standard natin pag wash bed? So, by the way, ang tawag po natin dito is wash bed kasi single bed lamang po yung makikita natin doon sa ibabaw. Ano po? So, yan. Fill pass. Ngayon naman ay gumagamit na tayo ng hot pass. Yan. Ay, gumagamit naman at gumagamit naman tayo ng kapas. Yan. So, kapas ito yung pinakahuli. Yan. So, ngayon, so dapat this size will conform with the competency standard na sinusunod natin. Ano po? So, according to the AWS and of course, to the test the standard. So, yun po, susundin natin. So, ano ba yung weld size natin dyan? So, dapat, sabi daw, is hindi tayo, yan, lalagpas sa 12 to 19 mm. Yan, malaki na po yan. Diba? So, yan po ang ma-achieve natin. Dapat, pag nag-hinang na tayo sa flat position. So, ibig sabihin, yung tubo na, ay yung fillet weld joint natin o T-joint natin is naka-flat ng ganito, then dito tayo maghihina. So, yan po yung ano, kailangan natin. So, yung angle, di ba, ng electrode angle natin, always remember, di ba, kanina nagsulat tayo ng unit natin dito, always remember na yung electrode natin is naka 45 degrees yung work angle niya. So, para makuha natin yung tamang kapal ng leg 1 and leg 2. So, ito po yun. So, dapat hindi siya lalagpas o hindi magtatabingi. Okay? Then, ang work angle natin, yan, 45 degrees. Then, ang travel angle natin is 10 to 15 degrees. Yan. So, pwede naman natin naka 90 degrees siya. So, see to it lamang na tama yung arc length and travel speed natin para makuha natin ang tama yung ginagawa natin. Alright? So, yan mga Oragon. So, hanggang dito na muna ang video natin ito. Abangan po natin ang pag-demo natin ng ating fillet weld. So, just keep in touch. Yan. So, sana po ay nakuha natin kung paano gagawin yung fillet weld. So, sa sunod na episode naman po ay gagawin po natin into action yung ating isinulat dito sa board. Then,
Yan. So hanggang dito na muna bago tayo magkalimutan. Yan. So huwag pong kalimutan na mag-subscribe. Then huwag pong magkalimutan na sampalin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-update ko, ina-upload ko sa YouTube channel natin ito. Yan. So maraming salamat po. Again, this is your Kamento, Kabakal, and Kauragon, Ejo 1A, EGA, Gerard. Bye-bye!